Sa mga balitang mayroong pag-asa, Adventist women mula sa buong North Philippine Union Conference Territory masayang nagsidalo sa Glow Evangelism Training sa Baguio City. Discipleship Seminar dinaluhan ng mga pastor at Adventist local church leader mula sa buong Occidental Mindoro area. Communication Workshop, pagpapala sa malawak na media ministry sa Southern Luzon Mission. Kauna-unahang fellowship o pagtitipon ng mga Adventista sa Isla ng Ilin, San Jose, Occidental, Mindoro, masayang muling idinao sa Katayungan Church makalipas ang 20 taon. Fellowship ng Cavite Mission Area 3 Adventist Youth nagdulot ng bagong inspirasyon sa pananampalataya ng mga kabataang dumalo. 12 trainee sa Central Luzon Conference Area 10 matagumpay na nakapasa sa Master Guide Evaluation. Ika-86 na anibersaryo, masayang ipinagdiwang ng Mapandan Seventh-day Adventist Church sa Pangasinan. Adventist Community Services, nakatuwang ng Nagcarlan Laguna Local Government at Philippine Red Cross sa pagsasagawa ng Mobile Blood Donation Campaign. Lahat ng iyan iyahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today and PUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming nagbabalik upang maghatid ng mga balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Masayang nagsidalo ang mga Adventistang kababaihan sa Glow Evangelism Training na idinao sa Mountain Provinces Mission, Baguio City. Sa pangunguna ng Adventist Women's Ministry, ang nasabing pagsasanay ay nagdulot ng mga kaalaman at materials na magagamit ng mga kababaihan sa pakikisangkot sa gawain ng evangelism. Ang balitang may pag-asa, iyahatid ni Alpha Chris Alteros. Sa layuning mapalaganap ang ebanghelyo katuwang ang mga kababaihan, isinagawa ng North Philippine Union Conference Women's Ministries Department ang NPUC-wide Glow for Jesus Evangelism Training na may temang Chosen to Glow sa Mountain Provinces Mission, Baguio City noong May 16 hanggang 18 ngayong taon. Ito ay dinaluhan ng mga kababaihan mula sa mga nasasakupang conferences at missions ng Luzon. This is like part 3 already of the Glow Evangelism Plan. And sana marami talaga ang ma-encourage kasi marami sa mga kababaihan takot mag-evangelize. Pero pwede pala. And especially meron tayong mga materials na kanilang magagamit. Sa unang araw, pinangunahan ni NPUC President Gerardo Cajobe ang pagbukas ng programa. Sinundan ito ng mga lectures na pinangunahan ni na Pastor Abner Dizon na nagbahagi ng paggamit ng Muslim Bible Study Guides para sa kababaihan. At ito ay mas nag-inganyo sa kanila na makibahagi sa misyon, hindi lamang sa kapwa Kristiyano, kundi pati na rin sa ating mga kapatid na Muslim. Ma'am Josie Calera sa kanyang topic na Empowering Women in Children's Evangelism. Ma'am Delba de Chavez sa kanyang topic na Revitalizing Women's Spiritual Leadership, The Journey Back to the Altar. Pastor Marvin Diaz na ibinahagi ang topic na Fishing 101 na kung saan tinuruan niya ang mga kababaihan ng mga basic na paraan ng pag-akay ng mga tao sa paanan ng ating Panginoong Jesus. At Pastor Abraham del Rosario sa kanyang topic na Leveraging Literature, A Guide to Effective Evangelism Outreach. I'm so blessed po sa pag-attend dito sa ating GLOW training kasi po talagang tinuturo po natin dito sa atin ang kung paano po yung mga strategy, kung paano natin marireach ang ating mga kababaihan sa labas at hindi lang po ang mga kababaihan kundi lahat po ng mga taong namimit po natin. Sa araw ng Sabbath naman, ipinatuloy ang magagandang topic na ibinahagi naman ni na Mama Donna Lourdes Felicitas na nagtalakay tungkol sa Enamored, Armored, and Anchored, Gearing Up for Evangelism. Ma'am Virginia Baloyo sa kanyang topic na Healthy and Happy Evangelism for Young People. At Pastor Felixian Felicitas sa kanyang topic na Women in Mission. At lubos na pinagpala ang mga dumalo.
Ako po ay tunay na excited dito sa Glow for Jesus Evangelism dahil po sa training na ito, lalo pong na-ignite ang passion ko sa evangelism. At ang pangalawang ay is nakaka-inspire yung aking mga fellow women, yung ating mga speakers, at maging sarili po natin na maging inspirasyon sa maraming tao para makilala si Kristo. Sa pagtatapos, pinangunahan ni Pastor Marvin Diaz ang commitment message na kung saan mas lalong nagpaalab sa damdamin ng mga kababaihan na lumahok sa pagtatapos ng gawain ng Diyos. Ang Women's Ministries Department ng North Philippine Union Conference ay lubos na nagpapasalamat sa mga tumugon sa paanyaya na mag-attend dito sa Glow for Jesus Evangelism Training. Kami po ay natutuwa at nagagalak na marami ang gustong maki-involve sa evangelism na ito ang misyon ng ating iglesia. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, ako po si Alpha Chris Alteros, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Pinagpalang nakinabang ang Adventist pastors and local church leaders sa discipleship seminar na isinagawa sa Ligaya, Sablayan, Occidental Mindoro. Ang nasabing seminar ay inisiyatibo ng Mindoro Islands Mission at sa panguna ng Southern Asia Pacific Division ay nagdulot ng bagong alab sa ministry ng mga lingkod na Adventista sa buong Occidental Mindoro area. Si Reynante Etang para sa Balitang May Pag-asa. Dinaluhan ang 117 mga opisyales ng buong kanlurang Mindoro kasama ang kanilang mga district pastors ang Occidental Mindoro-wide Discipleship Seminar na may temang Lose None, Disciple All na ginanap dito sa Ligaya, Sablayan sa pangunguna ng Southern Asia Pacific Division at ng Mindoro Islands Mission. Ang pagtitipon ay naglalayong mas pagtibayin pa ang pagiging isang ganap na katiwala ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagiging aktibong pakikilahok sa mga departamento ng iglesia, partikular na sa care group, Sabbath school at personal ministry. Ang ating adhikain ay ang lahat ng mga bagong binyagan at gayon din ang mga dating mga kapatid ay maging masigla, matatag sa pananampalataya. Ang care group, ito ang isang mabisang paraan para ang mga kapatid ay mapatibay. Ito ang maging means or vehicle para maraming mga kaluluwa ang mailapit sa ating Panginoon. Isa sa sangay ng mga departamento ng iglesia ang binigyang diin ni Ma'am Irene Gabin. Ito ay ang Adventist Possibility Ministries na kung saan ito ang primerong gumagabay sa mga kapatiran o mga miyembro ng komunidad na mayroong mga kapansanan o mas kilala sa tawag na PWDs. Sa pamamagitan nito ay nagiging posible ang patuloy na pagpapaabot ng atensyon at tugon sa mga miyembro nito. Narinig natin ang commitment ng ating mga officers ng ating local church na kanilang susuportahan at gagawa sila ng action para lang sa ganun ay itong mga tao na may disability ay makaalam din ng dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Kagaya ng ginawa ng ating Panginoon, pinagaling niya ang mga taong ito. Ganun din tayo maging agents of change and healing para sa kanila nang sa ganun ay malubos, makumpleto ano ang ating ministry. Bakas ang pagkatuto ng mga nagsipagdalawang opisyales, baon ang mga bagong kaalaman ay handa na silang ibahagi ito sa kanilang mga lokal iglesia at sa kanilang komunidad. Natutunan ko ngayon sa seminar na ito, una ay yung nalaman ko na meron pala tayo isang department, actually hindi department, kumbaga sa isang sangay na yung tinatawag na Adventist Possibility Ministry na malaki ang impact nito, malaki may tutulong sa ating komunidad bilang isang Adventista. Ang ating pong tanging layunin dito ay patuloy na maglingkod sa ating Panginoon Diyos at makita po natin sa bawat iglesia ang mayroong kasiglahan at matagumpay na gawain ng mga maliit na grupo na gumagawa para sa kaligtasan ng maraming tao dito po sa Dalawita. Bilang isang katiwala, ating kampanin ang magtumibay sa pananampalataya. Kaakibat nito ay ang pakikipagdaupang palad sa ating mga kapatiran na mas higit na nangangailangan ng pagkalinga.
gayon din sa komunidad na ating kinabibilangan. Patuloy nawang makita ang karakter sa atin ng Panginoong Jesus. Nang sa gayon ay patuloy tayong pagpalain bilang mga aktibong leader ng ating mga kanya-kanyang iglesia. Mula rito sa Ligaya Seventh-day Adventist Church, layunig maghatid pag-asa, ako si Renan Teetang para sa Hope Today NPUC News. Itinuring na isang napapanahong pagpapala ang isinagawang communication workshop ng Southern Luzon Mission sa tanggapan nito sa Legazpi City. Ito ay pinangunahan ng NPUC Communication Department sa layuning pagbutihin ang mga paikibahagi ng mga Adventista sa makabagong digital and media ministry. Si Christian Ed Bunggon ang maghahatid ng balitang may pag-asa. SLM-wide communication workshop ang isinagawa dito sa Legazpi City. Layunin ng Departamento ng Komunikasyon sa tanggapan ng Southern Luzon Mission na maging bahagi ang mga miyembro ng Iglesia sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa makabagong pamamaraan. Ang pagsasanay na isinagawa ngayong buwan ay nagbigay ng pagkakataon sa mga kabataan na gumawa ng mga makabuluhang contents para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sa pamamagitan po ng media training na isinagawa po natin dito sa SLM, ina-expect natin na bawat participant ay pwede natin na maging channel din ng mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng media, sa pamamagitan ng mga skills na itinuro natin sa kanila. Maiksi lang yung time na ginugol natin sa lugar na to, ay papayo lang natin sa bawat isa na naki-involve, ay paulit-ulitin nila kung ano yung mga natutunan nila at patuloy na may enhance yun. Ang mahalaga ay maunawaan ng bawat isa na tayong lahat ay maging involved sa gawain. Pagkatapos ng limitadong panahon ng pagsasanay, ay sumailalim ang mga delegado sa 3 oras na paggawa ng mga reels na magagamit para sa iba't ibang departamentong ministeryo. One thing na naka-impact sa akin this Sabbath is yung sermon ni Pastor Pidakan, which is what is in your hand right now. So kahit simple man yan or kung ano man yan, pwede yun magamit for the ministry, especially in sharing the gospel, especially this time na it's a digital world. Napaka-importante na maisip natin na kung ano yung meron tayo, magagamit natin yun sa service ng Panginoon. Bawat sulok, anumang edad o kasarian, estudyante o profesional, lahat ay kabahagi na ng digital na mundo. Dahil sa pandemya, mas lumawak ang mundo ng social platforms na nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na kumonekta sa buhay ng bawat isa. Lalong higit, maraming mga tao ang nakakilala kay Kristo dahil sa mga programang inihatid ng ating simbahan. Ayon sa kamakailang mga estatistika, mahigit 4 na bilyong mga tao sa mundo ang gumagamit ng internet. Ang malawak na online audience na ito ay kumakatawan sa isang matabang lupa para sa paghahasik ng mga binhi ng pananampalataya at pagbabahagi ng mensahe ng pag-asa at kaligtasan. Sa mga delegates natin na kasama natin sa ano natin na to, na seminar na ito, just continue, no? Alam natin na mahirap mag-start, pero kapag tayo ay nakaarangkada na yung pagsinabi natin na ganyan, ay magiging madali na ito. Siyempre, dadagdagan lang natin yung mga skills natin, magiging mahusay tayo. Alam natin na binigyan tayo ng talento ng ating Panginoon. Siya nagbigay ng talento, sa kanya din natin ibabalik yung talento na ito para sa glory ng ating Panginoon. Ang inisyatibong ito at simula ng pagkakaisa ng bawat miyembro ng simbahan upang mapaabutan ng pag-asa ang bawat bayan. Mula dito sa Legazpi City, teritoryo ng Southern Luzon Mission, na may layunin makapaghatid ng balitang may dalang pag-asa, Christian Edreslin Bunggon nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Masayang nagtipon sa pagsamba ang mga Adventista sa buong isla ng Ilin sa San Jose Occidental, Mindoro. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na ito'y muling ginanap sa Katayungan Seventh-day Adventist Church makalipas ang nasa 20 taon. Ang Masayang Adventist Fellowship sa Ilin Island, balitang may pag-asa ni Joshua Raven Gonzalez. Mainit at masaya ang nagipagtanggap ng bawat kapatirang Adventista dito sa Barangay Katayungan Ilin, San Jose Occidental, Mindoro para sa isang Island Churches Fellowship
na ginanap nitong 18 ng Mayo taong kasalukuyan. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ng ilang kapatid mula sa San Jose SDA Church at ng mga kapatiran mula sa iba't ibang iglesia sa Isla ng Iling na binubuo ng katayungan, ambulong, mangga at ansiray, tinatawag ding kamansibulong. Ang naging preparation po para sa pagsasagawa ng Iling Island Church Fellowship ay nagkaroon muna kami ng paghahalal ng mga officials na siyang mangunguna sa bawat church ng Iling Island. After na napag-usapan po namin na itakda ang panahon ng bawat church na magkaroon ng local fellowship upang maisagawa ang mga proyekto na ikalalago ng bawat iglesia. Sa mahigit na 20 taon, muling nagsama-sama sa fellowship na ito ang mga magkakapatid sa pananampalataya. Tinalakay din dito ang mga pamamaraan kung paano maging tapat na katiwala at lingkod ng Diyos. Sa pamamagitan din nito, ang Kamansibunong Islands ay nagkaroon ng pag-uusap at reporting patungkol sa mga aktibidad at mga isyong kinahaharap ng mga iglesia. Muling nagkamustahan ang mga kapatiran dito. Kaya sa oras na ito, pinapasalamatan namin ang Panginoon na bagamat burn out sa buong maghapon ay binigyan niya ng pagkakataon na kaming lahat ay makapagsamba sama-sama dito sa iglesyang ito. Nagdulot ito ng mga ngiti sa mga labi ng bawat mga tumalo at nag-iwan ng panibagong pag-asa. Umaasa ang lahat sa pagpapala ang igagawad ng Panginoon sa kabuuan. At ang gabay ay patuloy na lumalagong gawain sa islang bumubuo sa South Occidental Mindoro 1 District. Lubos ako nagpapasalamat sa ating Panginoon na kami po ay nakapagdaos ng fellowship dito sa aming Tayungan SDA Church. We are really blessed na ang mga kapatirang ito ay aming nakadaupang palad. Nararamdaman namin ang kasiyahan. Sana po ay patuloy tayong pagpalain ng Panginoon na magkasama-sama pa sa susunod ng mga fellowship. Layunin magatid ng balitang Mayroong Pag-asa, Joshua Raven Gonzalez nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Napuno ng kasiyahan ng Cavite Mission Area 3 Adventist Youth Fellowship na idinaos sa Life Hope Center, Silang, Cavite. Ang nasabing pagtitipon ay nagdulot ng mas matibay na samahan at nakapulutan ng bagong inspirasyon sa paglilingkod ng mga kabataang dumalo. Ang balitang may pag-asa ay ihatid ni Elise Julian Abonero. Kabataan mula sa iba't ibang bahagi ng Area 3 ng Cavite Mission, inspired matapos ang naganap na Area 3 Youth Fellowship sa Life Hope Impact Center, Silang, Cavite. Sama-samang nagbuklod ang mga kabataan mula sa iba't ibang distrito ng nasabing area upang makiisas ang pagsambang may temang Go Past the Salt na naglalayong maging isang magandang impluwensya ang ating mga sarili at pananampalataya sa mundo at kayon din ibahagi ito sa iba. Ang fellowship na ito ay nagtatarget sa pagiging disciple. Ito ay discipleship na kung saan ating ishare yung ating wisdom. Sa unang bahagi ng programa ay nagkaroon ng devotional na pinangunahan ni Pastor Alvin Hilray, Youth Advisor ng Area 3 at sinundan ng group discussions patungkol sa Reflections on Salt na pinangunahan ng piling mga kabataan na nagdulot ng magandang connections sa ating mga kabataan at kasamahan. Ang aking pong natutunan ngayong araw ay ang pag-step out ko po sa aking comfort zone bilang isang nagtatrabaho po sa community na hindi mga Adventist ang kasama. Ito po ay nagbago sa akin dahil na-remind po ako bilang isang Adventist na ang Panginoon ay dapat nakikita sa akin. Sa pagkalawang serbisyo, ang nagsilbi namang tagapagsalita si Pastor Roger Kaderma, Southern Asia Pacific Division President. Nahapunan ay nagkaroon ng aktibidad na The Exodus sa hardin ng SSD kung saan pinagtibay ang kanilang samahan at lumago ang kaalaman sa pamamagitan ng pagtapos ng mga gawain sa iba't ibang mga estasyon. Bilang pagtatapos, nagkaroon ng sandal worship at commitment service na isinagawa sa amphitheater kung saan nagsilbi ang Cavite Mission Youth Director, Pastor Ray Maglipas, bilang tagapagsalita. Nagbigay inspirasyon sa mga kabataan ang fellowship na idinaos upang
buksan ulit ang isipan ng ating mga kapatid na ipasa o maging impluwensya sa ating pananampalataya, sa ating mga kapatid na hindi pa natatagpuan ang tunay na ligaya at kapahingahan sa Panginoon. Mula dito sa Life Hope Impact Center, Silang Cavite, layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Elise Julian L. Abonero, nag-uulat, Hope Today, NPUC News. Matagumpay na isinagawa ng Genesis Pathfinder Club ang kanilang Master Guide Evaluation sa Western Bikutan Seventh-day Adventist Church, kung saan 12 trainees mula sa mga distrito ng Area 10 ang sumailalim at pumasa sa nasabing evaluation. Ang sumusulong na Pathfinder Ministries sa bahaging iyan ng Central Luzon Conference, balitang may pag-asa ni Marl Villanueva. Isa na namang matagumpay na evaluation ng Genesis Pathfinder Club ang isinagawa dito sa Western Bikutan Seventh-day Adventist Church. 12 mga Master Guide trainees mula sa iba't ibang distrito ng Area 10 ang matagumpay na sumailalim sa evaluation na ginanap sa Western Bikutan Seventh-day Adventist Church. Sa pangunguna ng mga evaluators at sa tulong ng mga iba pang master guides ay kanilang nasaksihan ang kasigasigan at determinasyon ng mga trainees na handa ng tapat na maglingkod sa ministeryo ng pathfindering. Nagpapasalamat ako sapagkat natapos na po yung evaluation na to, na magami kaming natutunan sa aming pong mga evaluator. At nagpapasalamat ako kasi sa tulong ng Panginoon ay magiging future master guide na po kami. Sa kabila ng hirap at mga pagsubok na kanilang naranasan, ay patuloy silang nagiging matatag at ang alab ng kanilang pananampalataya ang nagsilbing motibasyon at pag-asa na magsumikap sa ministeryong ito. Sa ginawang paghahanda naming mga Master Guide, unang-una nagpasalamat kami sa Panginoon sapagkat nagkaroon kami ng isang team na very efficient at talagang na-review namin, na-check at na-verify yung mga portfolio ng mga Master Guide trainees bago namin sila ipinasa sa ating mga CLC evaluators. Sa ngayon, nagpapasalamat kami na ating mga Master Guide trainees ay patuloy na naging matiyaga sa pagtapos ng kanilang portfolio. Matapos nito ay kanila ng susunod na paghahandaan ang darating na investiture. Purihin ng Panginoon sa isa na namang matagumpay na evaluation ang naidaos. Sa pagiging tapat at sigasig ng mga trainees ay kanilang pinatunayan na sila'y handa na upang maging isang ganap na lingkod sa ministeryong ito. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Marvin Nueva, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Ipinagdiwang ng Mapandan Seventh-day Adventist Church ang kanilang 86 na anibersaryo. Tunghayan ang kanilang selebrasyon at pagbabalik-puri sa Diyos sa kanyang panguna sa mga ministeryo sa balitang may pag-asang hatid ni Edward Arevalo. Sa isang masayang pagdiriwang ng pananampalataya at komunidad, ang Mapandan Seventh-day Adventist Church ay nagpupugay sa kanilang 86 na taon ng matibay na pagkakaisa at kamanghamangang paglago. Pinangunahan ni Pastor Victor Mariano ang pagtitipon ng mga membro ng simbahan na may pusong punong-puno ng pasasalamat sa mga biyayang ibinigay sa kanila. Masasabi ko na ang Mapandan Church ay naibuhay nila ang faith forward na kanilang tema. Dahil kung hindi nila naabot ang 86 years of existence. Dahil ako'y naniniwala na ang sustaining power ng Panginoon ay kanyang ibinibigay na response sa mga taong nagtitiwala sa kakayahan ng Diyos na gawin ang imposible dahil sa kanilang pananampalataya na mag-move forward. Nakaisa rin ang mga magulang, guro at mag-aaral ng Central Pangasinan Adventist School sa pagdiriwang ng napakalagang okasyong ito. Pinahayag nila ang kanilang pasasalamat sa Panginoon para sa mga biyayang natanggap ng kanilang komunidad. Sa kabilang dako, ikinuwento ni Nanay Trinidad Tecano, isang matagal ng miyembro ng simbahan, na ang mga tagumpay ng mga kaanib na naging susi sa kanilang kasalukuyang estado. I can tell you that our church has progressed because of our strong faith, and that makes the church and our school be progressive. We grow because we have unity, and with unity, of course, our strong faith. And so,
with those two traits that we have, our school and church has prospered so much. Nakikita na ang pagkakaisa ng simbahan ay nagresulta ng paglago ng paaralan na nakatulong sa paghubog ng mga membro at mag-aaral at patuloy na umaabot sa komunidad. Okay. Ang ating iglesia ay kailangan namin na encourage na makilahok dito sa, kasi yung growth dito na tinutukoy natin is pwedeng qualitative, spiritual growth yun, at saka quantitative. Kung kaya kailangan natin yung encourage sila na makilahok sa discipleship. Sa pamamagitan ng mga salita ng pagmamahal, pagkakaisa, pagpapahalaga, hinikayat ni Pastor Mariano ang bawat isa na magpatuloy sa pagtitiwala sa Diyos at sa kapwa. Nagtapos ang pagdiriwang sa isang masiglang panalangin at pangako ng patuloy na paglago at pagkakaisa sa mga susunod pang taon. Sa kabuuan, ang pagdiriwang nito ay hindi lamang isang pagtatanghal ng kasaysayan, kundi isang paalaala at hamon sa bawat isa na maging bahagi ng pagpapalago at pag-unlad ng komunidad. Patuloy na buhayin ang mga halaga ng pananampalataya at magpakita ng pagmamahal at pagkakaisa sa kapwa. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Edward Arevalo, nagbabalita para sa Hope Today NPUC News. Naglingkod sa isinagawang Mobile Blood Donation Campaign ang Nagkaroon Seventh-day Adventist Church ACS o Adventist Community Services. Sila ay nakatuwang ng Philippine Red Cross at ng lokal na pamunuang bayan ng Nagkaroon sa nasabing bloodletting program. Ang detalye ng kanilang masayang paglilingkod nasa balitang may pag-asa ni Celine Paginto. Isang pagpapala na maisagawa ang bloodletting program na may temang Dugong Alay, Dugtong Buhay sa Nagkaroon Seventh-day Adventist Church dito sa distrito ng Upper Laguna. Sa temang Dugong Alay, Dugtong Buhay, ang nasabing campaign ay pinangunahan ng Philippine Red Cross sa koordinasyon at pakikipagtulungan ng Adventist Community Services at ng Sangguniang Bayan ng Nagkaroon. Ang pagsasagawa ng mobile blood donation ay isang pamamaraan para makakolekta at mapataas ang kamalayan na ating mamamayan sa kalagahan ng bloodletting, ng blood donation. At ito kasi ay makapagdurugtong ng buhay ng ating mamamayan. Kapag po tayo nagiging isang regular na blood donor, ay iniligtas po din natin ang ating sarili. Kasi malaki ang nagagawa nito dahil nare-replenish po yung dugo ng isang taong nagdo-donate at napapataas niya ang immune system. Tulad ng Nagkaroon Seventh-day Adventist ay patuloy pang dumani ang mga partners ng Philippine Red Cross when it comes po sa ating blood supply. Bahagi sa nasabing programa ang blood screening, blood typing, blood pressure checkup, pagkuha ng vital signs at timbang na masayang ipinaglingkod ng mga kawani ng Red Cross katuwang ang ACS volunteers mula sa Nagkaroon Seventh-day Adventist Church. Ito ay kagalakan ng iglesia na tayo ay maging kabahagi ng community service sa pamagitan ng ganito gawain ng paglilingkod. Kaya looking forward tayo sa iglesia na hindi ito yung una at huli, kundi nagpapatuloy tayo sa mabuting layunin upang maging kasangkapan ng iglesia sa mabuting relationship sa ating paligid. Higit sa lahat ay matulungan natin yung mga tao na nangailangan ng dugo. Puri ng Panginoon na Nagkaroon Church ay isa na sa mga partner ng Red Cross para sa gawain ng paglilingkod. Umabot sa 10 units ang naliko mula sa mga donors na masayang nakibahagi sa nasabing paglilingkod. Yung makatulong tayo sa kapwa natin in the community is a big influence din para sa ating kapaligiran. So I hope and sana mas marami pang maingganyo na mag-donate sa mga susunod na pagkakataon. Inaasahang magpapatuloy at magiging irregular na gawain na ang Mobile Blood Donation Drive kasama ng iba pang programang serbisyo sa magkatuwang na paglilingkod ng Pamahalang Bayan at Seventh-day Adventist Church sa bayan ng Nagkaroon. Ayon sa Juan 15:13, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Tunay ngang naipapakita ang pag-ibig ni Kristo sa pagkakaisa ng mga anak niya sa ganitong gawain. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, mula sa Nagkaroon Laguna,
Ito si Celine Dublas Paginto, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Yan muna mga balita ang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang AWR sa Wave 89.1 FM. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, and Adventist Medical Center Manila. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako si Marcy Gamaro Eliseo at ito ang Hope Today NPUC News.